Kaloka, Kim at Karil, pilit pa rin pinagsasabong at ginagawa ng issue. Mga celebs, dead ma lang. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. Hindi na bago sa showbiz ang usapin ng billing at marami ng intriga ang pinag-uugatan nito sa 15th anniversary ng It Showtime. Nasangkot na naman si Kim Chu at Karil sa ganitong issue. Sa isang episode ng Noontime Show, napansin ng ilang manonood ang pwesto ni Karil sa stage sa isang bahagi ng programa kung saan nakatipon ang mga kasalukuyang host. Nasa gitna ang mga prominenteng host na sina Vice Ganda at Ann Curtis, katabi ni Vice si Kim Chu, habang si Karil naman ay nasa bandang kaliwa, medyo malayo sa sentro. Dito na nga nagugat ang ilang intriga para sa ilang fans. Tila mas binibigyang importansya si Kim na hindi pakatagalan sa show kaysa kay Karil na mas matagal na sa It Showtime. May ilan pa ang nagsabi na baka pwedeng mag-commercial break muna para pagpalitin ang pwesto ng dalawa. Kaloka, narito nga ang ilan sa mga hanash ng mga funny ni Karil. Hindi porket mabait siya at hindi nagre-reklamo, gano'n na magiging pagtrato nyo sa kanya. Isa sa mga original host yan, tapos iginilid nyo lang. No offense, meant kay Kim, pero Karil should take over her seat. She deserves it more. Sorry, but Karil shouldn't be in Kim's seat. I said what I said. Excuse me lang ha, dun sa seating arrangement ng mga hosts, Karil should be in the middle of Vice and John, not Kim. Baka nakakalimutan ng at It's Showtime na mas nauna si Binibining kurba sa show. Pero wala pa namang statement ang dalawang celeb sa issue na ito na paulit-ulit na lang ha. Samantala, madalas kapag natatanong tungkol sa unfair billing, sinasabi ng mga celebrity na wala naman silang problema dito. So the issue begs the question, sa panahon ngayon may halaga pa ba ang ganitong issue? Worth it pa bang pagtalunan o pansinin? Hindi na talaga bago ito. At bali, wala naman ito kina Kim at Karil, kaya dead man na lang sila. Hindi na dapat pang pagtatalunan yan dahil pwesto lang naman yan. Ang importante sa lahat ay makapagbigay sila ng saya sa madlang people at palaging positive vibes lang ang hatid nila. Okay na okay rin si Karil at Kim na in fairness ha, di sila apektado sa ganitong pagsasabong sa kanila dahil ang turingan nila ay magkakapamilya. Kaya walang sapawan ego na nagaganap sa samahan nila, kaya tigilan nyo na si Kim at Karil. Huwag nyo na silang pagsabungin, please. Hope you enjoyed. Please subscribe for more info.